Hindi ka ba nagsisisi na bumalik ka? Hindi, bakit naman? I'm happy here. I'm here for work. Tsaka medyo nakakainip na din dun. I missed it here. You won't believe who just came in. Sino? Ender. Ladies! Look who's here. Orhan, dear. How are you? How are you? Ender, look at you. You haven't aged a day. Oh, really? Thank you very much. What have you been up to, Orhan? Wala naman. Eto, relax lang sana ako. Tapos bigla umuwi naman tong mamang to dito. Sasamahan ko muna daw siyang maglakwacha. That's good. Iyak siyam lash kaya? Iyak siyam lash. We'd love to have you, pero hinihintay ka na yata ng mga friends mo. Ay, oo nga. I hope you guys enjoy your night. Mauna na ako. See you. Bon appetit. Bye-bye. Happy birthday, darling. Ender, who was that guy you were talking to? Which one? That guy sitting there. Kasama na kausap mo. Ikaw naman, tinatanong mo pa kung sino. Of course, the attractive one. Malamang si Kaya yung sinasabi niyo. You guys really like him? Oh, of course. And then, are you blind? Sobrang gwapo niya talaga as in. Well, I work with him, kaya sorry I don't see him that way. You work with him? Honey transferred him from London. Siya ang bagong CEO. Single ba siya or married? O baka girlfriend? I don't know. And I really don't care. Ender, pakilala mo kami. Bago ka man lang umalis. Oo nga. Ladies, I don't think that's appropriate kasi first of all, bagong empleyado lang naman din siya sa kumpanya, diba? Oh, come on, you guys. Huwag kayong ganyan. Madami pang lalaki sa mundo. You know what I think? He's just too overrated. Fine. Zeno! Mama! Ika dito! Anak ko! Mama, sorry talaga, ha? Halika. Halika. Anak ko! Galit ka ba sa akin? Siyempre hindi. Zeno, tapos na yun. Pero sana talaga, hindi na ulit mangyari to. Sige na. Anong nangyari nung umalis ako? Ano pa ba? Siyempre nagkagulo. Hinimatay pa yung mama ni Dundar. Ganun ba? Kinausap mo na ba si Dundar? Hindi pa. Ang hirap, di ko alam kung paano. Bukas na lang siguro. Kung sumama kaya ako? Ano naman gagawin mo dun, mama? Hala ka, Zeno. Natatakot ako, baka may gawin siya sa'yo. Wala siyang gagawin, mama. Huwag kang mag-alala. Hindi ganun tao si Dundar. Hindi ganun ang tingin ko. Siguradong maiintindihan niya ako pag nakausap ko na siya. Huwag ka na mag-alala dyan. Bukas na lang tayo mag-usap. Gusto ko na magpahinga. Sige. Sige na. Kamusta si Alihan? Okay na bang lahat? Opo. Sige na. Sige po. Yes, sweetheart? Hintayin mo ako, sweetheart! Saan punta mo aga-aga? Sasamahan kita sa office, sweetheart. Ano sabi mo? Aisel, pakikuha mo nga yung fur jacket ko, dali. Saan office ka pupunta? Pag si Ender, okay lang, pero pag ako may problema... Yildiz, nagtatrabaho si Ender doon. Kahit hindi ko gusto, wala akong magagawa.
Akin na yan. Asawa mo naman ako. Ano naman kung sasama ako? Gusto mo ba magtrabaho sa kumpanya? Hindi ko naisip yun ah. Pero bakit hindi? Pwede rin. Yildiz, ano na naman ba itong pinaplano mo ngayon, ha? Uff, sige na, magkakape lang ako. Oh, sige. Ha? Ah, sakto, nagpa-opera si Tulin. Ako na lang hindi pa nakakabisita. Nabisita na siya ng lahat, kakamusahin ko na nga lang din. Oo na, excuses. Sweetheart, hindi kaya, no? Zeno, makinig ka. Huwag kang makapunta-punta doon mag-isa. Uff, huwag ka na nga masyado mag-alala, Mama. Walang mangyayari. Hindi ako sasaktan ni Dundar. Okay, pero mukhang kakaiba yung pamilya niya. Napahiya siya sa maraming tao. Tingin mo madali lang yun? Ano ba, Mama? Tumigil ka nga. Pero totoo yun, Zeno. Okay, sige na nga, pero kailangan ko siya makausap agad. Si Alihan ang isama mo. Lalong di pwede yun. Pero delikado yun kung pupuntahan mo siya na mag-isa. Pero Mama, ganito yun. Kung isasama ko pa si Alihan, baka may masabi si Dundar tas di makapagpigil si Alihan. Eh di lalong magkakagulo. Tsaka, kaya kong kausapin si Dundar. Huwag kayong mag-alala, kaya ko yun. Okay, anak. Ikaw bahala. Okay. Pumain na lang kayo. Pupunta ka sa office ko? Hindi na, Halit. Hindi na. Ikaw na lang. Kaya, good morning. Meraba, Mr. Halit. Meraba, Mr. Kaya. Meraba. Kumusta ka, Yildiz? Okay lang. Ikaw? Same here. Congratulations ulit. How's the wedding? There was no wedding. Walang problema. Wala naman ding nagkasakit. Nagbago lang talaga ang isip ng kapatid ko. Whatever. Sa office na tayo. See you. See you. Kamusta ka, dear? Okay lang. Welcome po, Ms. Yildiz. Nandito ba si Ender? Opo, nandito. Sasabihin ko hindi, po. Hindi, hindi. Huwag mo nang sabihan. Okay, mahilig po siya sa surprises. Matutuwa pa yun. Pupuntahan ko lang muna siya. Work well, guys. Hello? Nandito ang abla ng runaway bride. Napadaan lang ako dito para i-check kung nagtatrabaho ang mga empleyado namin. Mukhang may topa ka na naman today, Yildiz. I was thinking wala ka nang mukhang ihaharap because of yesterday's scene. Siyempre, affected ka dyan. Ginawa mo kasi lahat para hindi ka hiwalayan ni Alihan. Yildiz, dear, if I really wanted to be with Alihan, edi sana isang tita ka na at taga-alaga ka na ng mga anak ni Zeynep at Dundar ngayon. Pero di ko ginawa. Uff, hindi ka pa napapagod na palagi kang ganyan? Do I look like I'm lying? No, it's me. Nakita ko si Kaya kanina. Sobrang gwapo niya. Bakit parang ayaw mo sa kanya? Should I like him? I don't care. Eh bakit ba parang asungit mo sa kanya? Ano bang meron sa inyong dalawa? You're wrong once again, Yildiz, dear. Trabaho lang ang pinunta niya dito. We're professional. We don't really need to be friends, you know. Eh, sabi ni Halit magkatrabaho daw kayo noon. Hindi mo ba siya kaibigan? Hindi kami magkaibigan. Nagtatrabaho lang kami noon. We rarely crossed each other's path. Tsaka I don't make it a habit to mingle with employees. And also, we don't have anything in common para mag-connect kaming dalawa. I wasn't interested. You should know that. Mm-hmm. Talaga lang, ha? You know what? I don't even know why I'm explaining this to you. You may leave my office now. I've got work to do. Sige, magtrabaho ka na para kumita tayo. Bibili ako ng regalo. Malapit na kasi ang anniversary namin. Galingan mo ha, good luck sa'yo. Yari ka talaga sa akin, Ender. Kaya, dear. Are you leaving? Oo, busy lahat. Walang makapag-alok ng kape. Pati nga tong si Halit busy din eh. Let's have coffee then. Sige, salamat. Dito tayo. Come in. Dito na lang ako uupo. Anong gusto mong timpla? Black lang. Two cups of black coffee. Thanks. Matagal ka palang tumira sa abroad. May mga kamag-anak ka doon? No, I'm all alone.
May mga mangilan-ngilan din naman akong kaibigan doon, pero hindi kami nakikita. Bukas ang pintuan namin para sa'yo. Sabihin mo lang kung may kailangan ka, ha? Gustong-gusto ka ni Erim. Ah, napakabait na bata noon. Very smart kid. Nako, mahal na mahal ko yun. Very talented pa. Mm-hmm. Matagal mo nang kilala yung mama niya, tama ba? Si Ender? Mm-hmm. Oo. Ah, magkatrabaho pala kayo dati, no? Yun kasi yung sinabi sa akin ni Ender. Wala pa tong building na to nun. Sa Kumusuyo pa yun. Tignan mo nga naman. Ngayon magkasama na ulit kayo. Oo nga. Pero magkaibigan naman kayo, di ba? Oo. You're right. In fact, I'm the reason why she got in the firm. Talaga ba? Yun din nga ang balita ko. Tayo lang pala ulit dalawa dito ngayon. Ha? Parang nakakulong din ako tulad mo. Bro, sana hindi ka na lang muna pumasok. Okay lang ako. Mas okay din na nandito ako. Kurban bro, dun ka muna sa labas at pwede huwag ka munang magpapasok, okay? Dundar? Nagbalikan ba kayo ni Alihan? Ba't mo ginawa to, Zainab? Dundar, patawarin mo ko. Alam ko namang galit ka sa akin ngayon. Hindi kita masisisi. Pero sana sinabi mo man lang sa akin bago ka umalis. Alam ko, tama ka. Kasalanan ko naman lahat. Akala ko kasi kaya ko. Akala ko kaya ko magmahal ng iba. Hindi pala. Ang hirap mga ako. Sana hindi mo ginawa to, Zainab. Dundar, hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Pero wala ka talagang kasalanan sa mga nangyari sa atin. Talaga? Sasabihin mo ba sa akin ngayon na it's not you, it's me? Napanood ko na yan. Dundar, hindi ko talaga sinasadyang saktan ka, pati na din buong pamilya mo. Tama na yan. Tapos na. Nagdesisyon ka na kahapon. At nadurog ako sa ginawa mo. Pinahiya mo ko. Nangyari na ang nangyari. Hindi pwedeng pilitin ang mga bagay-bagay. Di ko alam sasabihin ko. Huwag ka na magsalita. Please, tama na. Mapapatawad mo pa ba ako? Hindi. Kaya, pwede ba umalis ka na ngayon? Ayoko nang makita ka. Okay. Allah, grabe, hindi talaga ako makapaniwala nangyari yun. Alam mo bang may kumakalat na chismis sa office ngayon? Emir, wala si Alihan. Wala si Zainab. Shh, tingin mo ba? Baka binaril na silang dalawa ni Dundar, ha? Hala, grabe siya. Tumigil ka nga. Narinig mo yung sarili mo? Anong baril-baril yung sinasabi mo dyan? Ano ka ba naman, Emir? Alam mo namang iniwan siya ni Zainab sa altar? Iniwan. Siguradong napahiya ng todo si Dundar. Hindi na ako makahinga. Pwede ba tumigil ka na dyan? Makinig ka. Huh? Kumpuntahan kaya natin si Dundar.
Palamigin muna natin siguro yung issue. Mahirap talaga ang sitwasyon natin ngayon. Blacklisted tayo pag di tayo nagpakita in 2 days. Tulungan natin yung nangangailangan. Halaka, nakakatakot. Baka sa sobrang galit niya, tayo pa mapag-initan. Ano ka ba? Mas mayayari tayo pag di tayo nagpakita doon. Oo nga, no. Tara na, bilis. Tara. Ayun, kape natin. Oo nga. Uff, dali. Wow naman. Ang laki. Mukhang nakuha ko yata ang jackpot. Nandito ba si Mr. Halit? Sino po sila? Biyanan niya ako. Sige na, dali. Sabihin mo na sa kanya. Magagalit yun pag pinaghintay mo ako. Sir, may bisita po kayo. Sino daw? Sabi niya po, biyanan niyo daw po siya, sir. Let him in. Pasok po. Kumusta ka, Halit? Anong problema, Mustafa? Kinalimutan mo na yata ako, Halit. Isang beses mo lang ako binisita. Sa tingin ko, hindi naman kita pinabayaan. Pinabigay ko kay Mitin yung cheque mo. Pinambili ko ng telepono yon. Ang dami kong nalaman sa'yo, buti na lang may telepono ako. Ano pang gusto mo? Oo, parang ayaw mo yata ako kausap. Huwag mo sinangin ang oras ko. Pera na naman ba yan? Para lang alam mo, barya lang yung binigay mong pera sa akin, Halit. Di makakabili ng bahay sa Istanbul yun. Yung perang yun, pambili ng bahay dun sa inyo. Mahal sa lugar na to, hindi ka bagay dito. Talaga ba? Susuportahan naman ako ng manugang ko. Sigurado ako doon. Sa susunod, huwag kang pupunta dito nang walang pasabi. Hindi mo ako matatakot. Umayos ka. Wala kang makukuha sa akin. Yan ba na pagkasunduan nyo ng anak ko? Tigilan mo na yan. Sinasabi ko sa'yo, wala ka nang mapapala sa akin. Sigurado ka ba dyan? Oo. Bahala ka na. Okay. Sana huwag ka magsisi. Huwag ka nang babalik dito. Hindi ko maipapangako yun. Dahil baka imbitahin mo ako dito. Kasi kailangan mo akong makita. Umalis ka na. See you. Ni Mr. Halit. Ewan ko kung sino. Nasaan si Yasmin? Break niya ngayon. Okay. Merhaba, Ender. And merhaba din kaya. Ang bait mo naman, you still see your old friends. Hindi ba normal yon? Ang hindi normal, tingin ko yung maubusan ka ng mga friends sa paligid mo. Hala-hala. So are you saying wala na akong friends? That's not what I said. Ba't ka defensive? Ah, sinasabi mo in general. Yep. Okay. Kinukumusta ka nga pala ni Orhan. Aha. Thank you. Tell him I said hi. Alam mo, gustong gusto ko yung si Orhan. Sure thing. Kaya, isa sa mga kasama kong friends last night seems to be very interested sa'yo. Don't kill the messenger, but she's asking if you have a girlfriend or married ka na daw ba? Pender? I'm sorry, but I'm not interested in any of your friends. So what's the point? Okay. Piloso po, kainis.
Ah, Kurban! Oh, meron ba guys? Welcome. Nag-aalala kami kay Dundar. Kamusta siya? Ayos lang siya. Ah, talaga? Oh, parang wala nang nangyari. Ah, calm before the storm ba to? Parang ganun ba? Di ko nga rin alam eh. Sa totoo lang, gusto ko siyang patayin kaso... Ha? Huh? Buti naman. Buti na lang talaga. Ah! Dundar! Nag-alala kami sa'yo ah. Kumusta? Eto. Ayos lang. Okay? Bale, pasensya na talaga sa mga nangyari, Dundar. Pati kami, nabigla din. Oo nga. Wala akong masabi. Wala. Wala talaga. Oo. Sabi nga nila, mas madaling hulihin ang manok pag nakatali. Anong ibig mo sabihin? Mag-minor ka naman dyan konti. Mayayari tayo dito eh. So, bale, ibig mong sabihin dyan, dapat, hindi ko na talaga pinilit nun pa. Kasi hindi meant to be. Yun ba yun? Alam mo, hindi ko lang talaga masyadong naiintindihan yung sinabi mo, pero parang gano'n na rin nga. Aha. Uh-huh. Si Zeynep din, malungkot. Sigurado ako dun. Sure yun. Pumunta siya. Nag-sorry. Umalis. Talaga? Nag-sorry lang. Nawala. Okay na yun kaysa wala. Paano? Una na kami. Tara. Oo, hindi na rin kami magtatagal ha. Eh, Dundar, pare, kung gusto mo makalimot at kailangan mo ng kausap o kasama, tawagan mo lang kaming dalawa. Pupuntahan at sasamahan ka namin kahit saan. Anytime. Basta nandito lang kami. Hindi ka naman iba sa amin. Salamat. Sige, mauna na kami. Mag-ingat ka. My ex-husband is here. Are you here to see me, Alejandro? No, I'm here to finish up some things and I need to see Kaya too. So, close na pala kayong dalawa ngayon? Pagdating sa trabaho. Ah, okay. Dadaan din siguro ako. Oh yeah, by the way, how did the wedding go? Ba't ko sasabihin sa'yo, Ender? Kung ayaw mong sabihin, edi wag. I've heard news about it. Hindi sumipot si Zeynep sa kasal. Kawawa naman yung lalaki. Sayang bagay pa naman sila. Who asked for your opinion on this? Oh, come on. Ba't ang harsh mo sa ex-wife mo? Opinion ko lang naman yun. Did I ask? Sige lang. Stay with that cheap girl, Zeynep. Welcome. How are you? Okay lang. Ikaw? I'm good. Good to hear. Balita ko, may kinidnap ka daw ah. Ang bilis kumalat ng balita. Ikaw lang naman ang headline ngayon. Fortunately, I'm used to it. Seryoso, okay ka lang, di ba? Thanks for asking. I'm all right. Nagawa na namin yung annual reports ni Halit, kaya sinasabi ko na rin sa iyo ngayon. You can also visit Falcon Air para makilala at makausap mo din yung mga employees. Okay, no problem. Great. What's this? What am I missing here? Work, Ender. Why? I just want to know what's going on. I'll be needing the annual reports ASAP. So pakisend na lang sa akin, okay? My assistant will do that. Oh, by the way, Kaya. Are you aware that Alihan is getting married soon? Wala pang date, Ender. Hindi naman problema sa'yo yun, di ba? Can you just imagine? 2 minutes lang, kasal na tayo nun. I'm sure magagawa mo ulit yun. Well, I just wish you good luck. Hihintayin ko yung reports, okay? Bye-bye! Business arrangement. You don't need to explain anything to me, Alihan. In fact, hindi din talaga ako interested sa mga ganyang bagay. No, but I believe you should hear it straight from my mouth. Nagkaroon kami ng conflict ni Halit noon. That's why I needed allies back then, kaya... Kaya nagpakasal kayo ni Ender para makuha mo yun? Exactly. Pero na-resolve na namin lahat, kaya there's nothing to worry about. That's good to hear. Yep. If that's the case, bakit nandito pa rin si Ender? That's a long story, Kaya. It's because of my habla. Ganito. I'll tell you about it later during dinner kung sakali. If that's the case, dinner's on me. It's a deal. Sinend ko na sa'yo yung annual reports. Pakicheck mo na lang agad. Sigurado akong makakatulong sa'yo yun. Sure. Thank you.
Buti naman medyo okay na ako ngayon. Kanina my head was really pounding. So, you talked to Uncle and Zainab already? I did. I mean, humingi sila ng tawag dahil sa nangyari. Pero look at the bright side. Nandito pa rin ang kapatid ko. I don't know why you're being nice to Zainab all of a sudden. Nung una, you wanted him to marry someone rich, tapos ngayon biglang boto ka na sa kanilang dalawa. After everything that happened, you two para kayong may Stockholm Syndrome. Goodness! You, Alejan, and Lila? Imagine, she left her groom at the altar just like that. Tapos you're making it seem like super bait niya. Unbelievable. Bravo. Oo, inaamin ko naman. I didn't like her, but natanggap ko na rin. Tsaka, she helped me when I needed her. Kaya gusto ko na siya ngayon. I feel like I'm going crazy. Zerin, dear. You gave her the opportunity to manage a huge company. Kaya dapat lang sigurong mabait siya sa'yo, no? What did you expect? Zainab's not that type of person. Fine, Lila. She's the kindest person in the world, tama. Ewan ko ba sa'yo, basta we like her, tapos. Can we just talk about something else now? Sure, go ahead. Bali, i-introduce kita sa anak ng friend ko. You really don't waste any time, Zerin. Mamsi ng friend, bakit? I'm not in the mood for any blind date. Ayoko nga sumama. Basta, mag-dinner lang naman tayo eh. Di ko naman sinabing magpakasal kayo. And Baba knows about this already? Siyempre hindi. Hindi naman niya kailangan pang malaman to, di ba? So don't say no. Ma'am, grabe, hindi mo ba napapansin na puro na lang kayo blind dates lately? Zera, pagsabihan mo nga to. Ano naman ngayon? Don't tell me gusto mo pa rin yung Emir na yon. Una sa lahat, sinungaling siya. No, Mama, I don't like him anymore. I swear, I really don't. She's right, Lila. Para ka ding uncle mo. Para bang you have a special thing for poor people. I don't get it. Tell me, may future ka ba sa kanya? Also, why does he even look like that? Ang creepy, parang lagi nakangiti. Look, wala kang narinig sa amin nun, okay? Sinama pa natin ang baba mo ng dinner. Now it's time to face the truth, anak. I mean, don't turn me down. Sige na, okay. That's great. I really think you like him. Guwapo. Matalino at edukado siya. Zera, ikaw naman ang susunod, ha? May ipapakilala din ako sa'yo. Pasa ko. I'm so done with that, Zera. I don't think so. Sigurado ako dito. Hala, hala. Musta ka no? Parang sobrang saya mo naman yata ngayon, Hakan. Siyempre naman bro, di ka naaalis. Tas okay na kayo ni Zainab, what else could I ask for? Of course, I'm very happy now. Yes, I can see that. Alam mo, naghintay ako ng hanggang dulo. Parang nasense ko na talaga na may mangyayari. I would pay to see your face nung nalaman mo, pare. Kung alam mo lang. Hi, guys. Come in. Nazri, dalawa. Apat na espresso. So, guys, anong balita? Kailangan natin pag-usapan ito buong araw. Walang mas importanteng bagay ngayon, kundi yun lang talaga. Correct. Tungkol saan ba, Janelle? Yung kasal kahapon. Ah, natapos na namin yung kasal. Simulan mo galing sa airport. Ganito, sabihin mo na sa amin lahat ngayon. Ako kasi baka gumawa lang ako ng mga kwento para sa iba hanggang mapasa-pasa na yan. Yo, sabihin mo na! Fine. Hey, alam ni Hakan. Kami hindi. Huwag mo na nga i-exaggerate. Noong time na dumating si Zainab doon, nakababa na din naman ako sa aeroplano. Oh, how romantic. Tapos, magkakabalikan kayo agad. Tama ka dyan. Nako, parang imposibleng maranasan ko yung ganyan. Kunyari, bumababa rin ako sa eroplano, tas may babaeng hindi sumipot sa kasal niya. Iba na lang pakakasalan nun, imbis na puntahan ako. Ah, oo nga pala. Kinausap namin si Dundar kanina. Kumusta? Okay lang ba siya? I'm sure hindi, well, pero... mukhang okay naman siya nung kausap namin. Mukhang sinusubukan niya rin naman mag-move on. What's your plan, bro? Kakausapin mo ba si Dundar? I don't think it's a good idea to do that now, pare. I'll let a few days pass. Let him cool his head. Then I'll talk to him. Uy, brother. Request lang. Kwento mo naman in detail yung nangyari nung nakita mo siya. Doon talaga ako sobrang naiintriga. Tsaka paano mo naman nalaman nandun din siya? Naramdaman mo ba? Sixth sense ba tawag doon? Paano mo talaga naramdaman? Nazri, iwan mo na lang yung kape ni Emir at Janer sa mesa nila, ha? Halika na, alis na tayo. Okay, babalik na lang kami sa susunod.
Back to normal na lahat. Ang saya ko talaga. Sobrang saya. Bye! Halika na, dali. Kamusta, Hazel? May tumawag ba sa akin? Wala, ma'am. Si Mrs. Erin nandito kanina pero umuwi. Si Zera? Nasa kwarto siya. Tama, dapat doon na lang siya. Kunin mo tong coat ko. Dumating na ba yung hinihintay kong package? Hindi pa po, ma'am. Ganun ba? Bakit po? Magandang araw. Nandiyan ba si Yildiz ngayon? Sino po sila? Hazel, ang ganda ng panahon. Dalin mo yung kape ko sa garden. Sino ba yan? Yildiz. Bakit? Ako si Mustafa. Aisel, alis. Ako na dyan. Anak. Baba. Ang tagal na kasi. Baka hindi mo na ako naaalala. Oo, di ko na maalala. Ang ganda mo. Kahit nung sanggol ka pa naman maganda ka na, pero di ko akalain na magiging ganyan ka ngayon. Pumasok ka muna. Doon tayo sa likod, mas komportable doon. Alam mo, hindi tayo madalas nagkakasama noon. Pero ito naalala ko. Mag-iisang taon ka pa lang noon, ang taas-taas ng lagnat mo. Wala na naman sa bahay ang mama mo. Tapos, alam mo, kinumutang kita noon. Iyak ka ng iyak. Tas naiyak na rin tuloy ako. Magdamag tayong dalawa umiiyak noon. Talaga? Talagang inalagaan kita. At gusto pa kitang alagaan. Pero ang daming nangyari, nilayo ka ng mama mo. Wala. Hindi ko talaga alam. Sasabihin ko. Alam kong hindi madali ito. Ba't kasi kay mama ka pumunta? Paglayaw mo imbis na sa amin na lang. Kung sa amin ka dumiretso, tas sinabi mo lahat, hindi na sana ito mangyayari. Anak, alam mo ba yung rason kung bakit ako nakulong? Ha? Sabihin mo, mama! Bakit niya pinatay? Iiwan ko na dapat siya. Palagi niya akong sinasaktan. Hinihintay ko lang na may tumulong sa akin. Ikaw? Niloko mo ba siya? Plano ko nang iwanan siya. Plano kong tumakas, Yildiz. Iniwan mo siya para sa ibang lalaki? Bata pa ako noon, Yildiz. Napaka-inosente. Alam ko, mali talaga si Mama. Sinabi ko rin sa kanya,
mali rin talaga na tinago kanya sa amin. Anong inaasahan mo sa akin ngayon? Ha? Gantong alam mo na yung totoo. Wala akong inaasahan sa'yo. Mas mabuti pa siguro kung binalikan mo kami. Imbis na paghihiganti agad yung unang inisip mo, pero... Yildiz, makinig ka. Hindi ako nagbakasyon nung inakala niyong patay na ako. Okay? Hindi mo nalaman kung paano makulong ng 25 taon. Ang hirap ng buhay sa loob, anak. So ngayon, kaya ba sa amin ka maghihiganti? Hindi. Gusto ko ng magbagong buhay. Sabi ko isend na yung email ng US company, di ba? It's a deal. Thank you. Have a good day. Merhaba, Alejandro Tajdemir. Merhaba, Zeynep Yilmaz. Kumusta ka na? Tapos ka na ba magtrabaho ngayon? Oo, tapos na. Sobrang dami ko talagang ginawa ngayon. Pero okay na ako. Mabuti naman kung ganun. Uy, Alejante ka. Basta, hintayin kita sa bahay mamaya. Don't tell me you're gonna cook again. Anong magluluto ka dyan? Tigilan mo nga ako. Ayoko na marinig yan ngayon. Okay, sige. Hindi na. Andun kasi si Mama. Papakilala kita bago siya umalis. Nakalimutan kong nandyan nga palang mama mo. Pwede naman. Pero kailangan natin tumingin ng bagong bahay, remember? Bahay? Yup. Ngayon? Okay ba sa'yo tumira sa hotel, Zeynep? Hanggang matapos lang yung bahay. Sa bagay. Magsasama ba tayo? Of course. Eh di, sige, okay kung ganun. I can't wait. Ikaw ah. May hindi ako maintindihan. Bakit ka humingi ng pera kay Halit? Kung iniisip mo talaga kami. Pero bigay lang niya yon. Maintindihan ko kung kailangan mo ng pera. Pero yung pananakot tsaka paghingi, iba na yun. Wala naman akong tinatakot ah. Seryoso ka ba talaga? Tinakot mo kaya si Mama kaya niya binenta yung bahay? Ibang usapan yun. Dapat lang yun sa kanya. Kahit ano pang ginawa niya, mama ko pa din siya. Binuhay niya ako. At ako naman ang baba mo. Kasalanan niya ang lahat kung bakit ako nakulong. Siya lahat yun. Tsaka, wala naman akong nakuhang pera. Sige, sabihin mo nga, magkakatrabaho pa ba ako sa edad kong to, ha? Lalo pa galing akong preso? Sabihin mo nga yung totoo. Kung hindi ba si Halit ngayon ang asawa ko, makikipagkita ka pa ba sa akin? Siyempre naman. Parang ang hirap paniwalaan. Ikaw, pero maniniwala ka rin, makikita mo. Wala akong tiwala sa isang taong sumubok, patayin ang mama ko. Ah, ganon, mama mo pa rin talaga. Maduming babae, mama mo! Huwag mo siyang siraan! Hindi siya karespe-respetong babae! At nagmana ka pa talaga sa kanya. Wala kang respeto. Alam mo, mahirap nang ibalik yung dati nating pinagsamahan. Kung ang rason mo kaya ka nandito ay pera, huwag kang mag-alala, wala kang makukuha dahil wala akong pera. Wala kang mapapala sa akin. Marami akong plano sa perang binigay ng asawa mo. Huwag kang mag-alala. Pero alam mo, kung nandito lang sana ako nung kinasal ka, sa'yo na sana tong mansyon na to ngayon. Alam ko, dahil alam ko yung kasunduan niyo ni Mama. Sinaksak ka niya para lang hindi ka makalapit sa akin. Walang kwenta yung mama mo. Wala na nga akong matirhan ngayon. Ano? Pababayaan mo lang ako? Mag-isip ka nga ng konti. Paano kung ganito? Makinig ka, Yildiz, ha? Malaman lang ng tao na pinatapo ni Yildiz ang gunang baba niya sa kalye, ha? Huwag ka nang magpaawa dyan. Kung talagang maayos kang ama, hindi ka mananakot para lang makahutot ka ng pera. Hindi ka rin makikipagnegosasyon. Wala kang kwentang ama. Nagalit ako kay Mama, pero tama pala siya. Binigyan ka ng pera ni Halit. Yun lang ang makukuha mo. Wala kang mapapala sa akin.
Parehas kayo ng mama mo. Pumunta ka nga dito, pero wala naman akong nakitang emosyon. Naisip mo ba kung anong ginagawa ng ibang taong walang ama? Hindi ako pupunta dito kung ayaw ko. Pero mabuti na to. Okay naman pala na wala ako eh. Saan na kaya ako titira ngayon? Hindi ka namin gustong makita ni Zainab. Huwag kang lalapit sa kanya. At huwag mo siyang guguluhin. Pinapaalis mo ba ako? Kung mabuti ka lang sa sanang ama, tutulungan ka pa namin. Masama kang tao. Huwag ka nang makabalik dito ulit. Alis. Grabe. Pinalayas lang naman ako ng sarili kong anak. Alam ko na gagawin ko. Iipitin ko kayo hanggang bumigay. Aisel! Ihatid mo na nga siya. Aalis na siya. Okay lang po? Okay lang. Dito po. Hindi na kailangan. Bakit, anak? Mama, pumunta siya dito. Sino? Sino nandyan? Mama, sabi niya siya daw ang babam ko. Si Mustafa, pumunta siya dito. Ano tong sinasabi mo? Oo, nandito siya. Akalain mong pumunta siya mismo dito sa bahay? Oh, sinasabi ko na bang mangyayari to? Bakit daw? Anong gusto niya? Ano pa ba? Pero syempre, nung simula kunwari pa daw na sobra niya akong na-miss. Pero nakita ko yung totoo niyang kulay. Kahit grabe, nanginginig pa rin ako. Yildiz, kumalma ka lang dyan, okay? Buti na lang umalis na siya. Sigurado kung tinatakot ka lang nun. Aalis yun pag nalaman niyang wala siyang mapapala. Hindi, Mama. Malabong umalis yun. Babalik yun kahit anong oras. Kaya dapat sabihin mo kay Zainab yung totoo. Si Zainab? Oo, sasabihin ko. Sige, susubukan ko. Mag-iipon muna ako ng lakas ng loob tapos sasabihin ko na mamaya. Nak, hindi ko na kaya. Sana nandito ka. Hindi na kailangan. Nandyan ako, Mama. Sabihin mo na agad kay Zainab pagdating. Baka biglang puntahan na lang siya ng lalaking yun. Ay naku, hindi naman niya siguro gagawin yun. Mama, pinuntahan niya ako dito. Tapos sabi niya siyang babam ko. Ang kapal lang mukha niya. Baka magkita pa sila ni Alihan, sinasabi ko sa'yo. Hala, Diyos ko. Sige, natawagan ko siya. Sige, balitaan mo na lang ako. Hala, paano ba naman to?